So po, ito, dito na tayo sa loob ng aming control room. At ang galing sa ating solar panel, yung production niya doon, galing sa araw, ay dito dumadaloy sa aming nilibing na dito na wire. Patungo dito yan, dito, and then papunta dito muna sa aking disconnect switch, DC disconnect switch. So, from there, ay pupunta siya dito sa aking combiner box. Dito, nagre-regulate lahat ng mga DC power. So now, ito, ang laman nito ay mayroong fuses. Ito, mga fuse yan. And then, ang orange na ito ay surge protector device na kaya niya ilihis ang when it comes na may lightning pupunta directly sa ground. Hindi siya pupunta dito sa aking inverter. Now, may DC breaker din siya na dalawa. So, from there, ay patungo siya dito naman sa aking dalawang disconnect switch dahil dalawang string yon, mayroon siyang kanya-kanya na disconnect switch. So, ang isa dito ay patungo dito sa isang inverter. Ang inverter na ito ay, ang kanyang description is 5 kilowatts by 48 volts. And then, diyan, dumadaloy ang DC pa rin. Pag na-convert niya na, ang output niya na ay AC. AC current na pwede natin gamitin sa ating mga AC loads sa bahay. So, pupunta yan dito naman sa aking AC disconnect switch. Itong yellow na to ay AC disconnects. And then, patungo yan dito ang AC. Dumadaloy yan dito patungo sa aking manual transfer switch. Ito ay manual transfer switch na pwede dito sa loe niya either ang solar or ito ay electrical company. Sa ngayon, wala na ako, zero na. So, pwede ko ito kabitan ng aking generator line. So, and then, pupunta sa dito sa automatic transfer switch ko. So, and then, from there, from automatic transfer switch, ay patungo na dito sa aking main circuit breaker. Ito ay main circuit breaker na. So, diretso na yan doon sa kung saan man ang gusto kong bibigyan. Mayroon yan. Circuit breaker nandito yan, lahat-lahat. Okay. Now, ngayon, ito ay may linya din ito na nag-charge sa ating battery. So, ito, dito ay may connection din ito na itong dalawa na to ay konektado yan dito sa ating linya, yung red at saka black. So, patungo din dito. So, mamaya-maya, kung hindi makuha yan, i-close up ko ito or either screenshot ko and then isama ko diyan sa video. So, ito, kompleto ito. Ako rin ang gumawa nito. This is a total of 16 cells in series, 3.2 volts each. And then, ang kanyang power is, that is 200 amps. 200 amps it ang bawat isa. So, ito, mayroon din siyang BMS, battery management system, at saka itong active balancer. Yung mga kapasitor ito na binabalance ang charging at saka ang out niya para hindi masira ang bawat cells nitong LiPo 4. 48 volts and then 200 amperes. So, yan ang papel ng ating inverter. So, ang inverter is the heart of our solar project. So, without inverter, hindi magtatrabaho ang ating solar. So, napakamahalaga ang pag-put up ng solar dahil zero electrical bills tayo. Hindi na tayo magdedepende sa anuman na connection ng electrical company na actually ang purpose nila ay yumaman lamang. Tayo kawawa tayo na mga ordinaryong tao na wala tayo talaga lakas na mag-put up ng kung ano-ano pang mga malalaking generators. So dito, at least kahit papano ay independent tayo. Hindi tayo nakadepende sa kanila. Okay, now sa oras na ito ay alas 8:30 at titingnan natin kung ilan ang na-harvest na nila. Nang isang inverter lang to. So, ang output is 230 volts. And then, titingnan natin ngayon kung ilan. So, 195 volts ang nakukuha niya sa 12 string na yon na 300 watts. And then, ang amperahe is 2.2 amperes. Ang wattage naman is 1.43 kilowatts or 1,430 watts yan. So, yan po kalaki ang kanyang hinaharvest. So, kung paganahin ko pa ito ang dalawa, sobra-sobra na. So, dahilan na akin enough muna ang isang inverter. So, dito po. Yan ngayon ang status ng battery. 55 volts ang condition niya.
at 0 amperes. So, walang consumption. Dito, ito ang aming battery. Yan po ang 16 cells, 3.2 volts by 200 amp hour na battery storage. So, ang kanyang connection ay papasok dito sa aking pula na yan, yung BMS. Yan po ay battery management system. And then, pupunta sa aking active balancer. Yan po, 100 amperes. So, ang papel niyan ay para mag-regulate ng charge and discharge dito sa aking battery. So, yan po ang easy. 230 volts. Ang consumption ko lang, napakaliit, 0.37 amperes. Ang usage is 80 watts lang. So, 60 frequency. So, imagine, napakakunti-kunti, napakaliit ng aking konsumo dito. So, sobra-sobra. Hindi ko na kaya paganahin pang isang inverter ko. Sobra na po yan. So, ito naman ang aking automatic transfer switch. Ayan po. Makita nyo. Kaso lang, wala na nga ako connection dati. Mayroon pang connection dito sa aming electrical company. So, sa ngayon, naka-off kasi wala ng connection niya. So, yan lang po ang aking maibigay sa inyo sa ngayon na update regarding sa aming solar system dito sa aming farm. So, take care po sa inyong lahat and thank you. God bless.